Okay, magandang araw po ulit sa inyo mga kainig sir. Shout out po sa inyo at sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. At may pakikita po ako sa inyo, ito po yung dahilan kung bakit hindi po gumagana yung fuel gauge sa inyong panel sa mga hindi pa po nakakaalam. Okay mga kainig sir, ito po yung tinatawag nating fuel, yung para sa ano to, sa gauge. Ito po yung pinaka-floater niya. Ayan, galing po siya dito. Kasi tinanggal ko ito, nag-repair ko ng dent nung tangke. Ayan, ganyan po ang ano niya. Pagka empty, nakababa itong bola. Ayan, pag full tank siya, nakataas. So, kapag hindi na po nagpa-function na maayos yung inyong fuel gauge, andito po ang problema niyan. Minsan, nadadaan po sa repair ito. Ayan, may mga paang nakasahay dyan. Ayan, makikita nyo. Sa mga kotse kasi nare-repair eh. Kasi ipang motor, ayan po, may contact siya yung kumakaskas. Yung iba nag-iipit ng blade, ayan yung makita. Yung iba pag hindi na po na-repair, pinapalitan na po ng buo ito, itong fuel float. Ang meron lang po nito, lahat ng KLX na ano, simula 2016 yung may fuel gauge na, yung second generation pataas. Ayan, common na sakit po ito mga KLX na 2016 pataas. Yan po madalas nasira yung fuel gauge na, kung di gumagana ihinto na lang sa full tank. Iba naman po sa mismong panel lang may problema, may nasira pong diode kaya capacitor. Pero pwede naman po i-repair sa mga electronic shop. Yan lang po ang ano nyan. Masapitangan natin yung 150L para matest nyo kung fuel gauge pa talaga problema o yung floater. May makikita kayong dalawang wire dito. Pwede nyo po itong jumper ng hairpin o kaya paper clip. Pag nagsama dalawa nito, dapat papalo po ito ng full tank sa full. Pag tinanggal niya po, balik siya sa empty. Yun lang po ang pag-testing niyan mga KLX sir. Okay, at hanggang dito na lang po ating video. Short video lang po tayo. Subukan ko kung gagawin ko ng video po ito. Ito, pakita. May dent po kasi ito. Nire-repair ko. Pinuksan ko to, so yung subukan kong dukutin. Kaso, alanganin pala yung loob para matukot. Ito yung breather ng tanke ito. Saka ito. Ayan, lumiit na nga po ito. Kaso hindi ka pa makita yung dent puller ko. Ayan. Ayan. Mamaya babalik ko rito. So, nakabakas na rin lang to. Pinakita ko na sa inyo. Okay, maraming salamat to mga KLX sir. Pa-subscribe na rin po ulit sa aking YouTube channel sa mga order po ng parts. Pili na po sa RR731 Moto Olechap. Maraming salamat po.